Hi my loves! Welcome back to my channel. It's me again, Ayet. Today, magmumukbang tayo. Thai food mukbang. Tamang-tama kasi sa kakapanood ko ng mukbang na yan at na-miss ko rin ang mga Thai food kagaya ng samtam. Yung samtam yun ang papaya salad ng Thailand. Na-miss ko yun, so naghanap ako ng Thai restaurant na malapit dito sa bahay. At good thing nakakita ako nun, my loves. Good thing din may pa-deliver sila. So, nagpa-deliver ako dito sa bahay. This is yung tinatawag na samtam or papaya salad. Ito ay sikat na sikat sa Thailand. Hindi ko alam kung ito ay maanghang ba kasi normally sa Thailand napakaanghang. Pero pwede mo namang sabihin na konti lang or less yung anghang. Ito naman ay tom yum soup. Ito yan. Okay. Then, ito naman ay pad thai. Or yung parang noodles nila na sikat din sa Thailand. Kailangan kung makakapunta kayo ng Thailand, hindi pwedeng hindi nyo to matikman, tong mga to. Kasi ito yung pinaka-authentic food nila doon. But anyway, ito nga. Para sa mga newbies, bawal po itong mga to ha. Sa newbies, ang pwede lang ay yung samtam pero dirty LC to. Dahil ako ay casual LC na. Casual LC, meaning pwede ka nang kumain ng mga carbs na gusto mong kainin. But syempre, watch out din. Dahil hindi po pwedeng palagi kayong kakain. Ito yung sinasabing treat day. Iti-treat mo yung sarili mo, na cheat day. Sa mga newbies dyan na nag-LC or ngayon pa lang or kakasimula lang mag-LCIF, huwag nyo po itong gagawin ha. Kasi po ay bawal po ito. This is my 1 meal a day or OMAD. Magpo-4 na ng hapon. So tamang-tama, imumukbang ko ito dahil ito pa nga lang ang aking 1 meal. Tikman natin kung talagang authentic yung taste niya or parehas yung lasa. Kasi minsan, syempre, pag dito sa Pilipinas, iba na yung, nag-iiba na yung lasa ng pagkain. Kapag ka, yung parang ginaya lang nila. So, let's see. Ito ay Thai noodles na merong toge, tapos may egg, and then may shrimp. Okay lang. Masarap. Pwede. Tapos, lalagyan natin ng lemon. Masarap siya, my loves. Hindi lang siya maanghang. Minsan kasi maanghang to sa Thailand. Tikman natin itong samtam kung authentic ang lasa. Ang samtam ay papaya. Meron silang carrots. Meron silang hilaw na sitaw. May kamatis. Binudburan to ng dinikdik na mani. And then hindi ko alam kung ano yung sauce nila na inilagay. Normally, sa Thailand, ang mani ay buo. Pero ito ay parang durog. Tapos maanghang. Tingnan natin kung ito ay maanghang. Hindi siya maanghang. Pang Pinoy. Dahil gusto ko na maanghang, magpapalagay tayo ng sili dito. Kasi feeling ko lang, hindi mo siya matatawag na samtam kung hindi siya maanghang. Kaya, nagpapahiwa ako kay Ate Yoli ng siling pula or siling labuyo ba yun? Yeah, siling pula. Yan! Ako! Eto, lalagyan natin ito. Siguro, inisip nila na baka hindi ko kayanin. Pero konti lang kasi maanghang ito masyado. Gusto ko lang ng may konting kagat ng anghang. Yun! Kumagat na. Ang sarap nito. Tapos, yung string beans nila ay hilaw. So, hilaw siya lahat.
Yun, ang sarap. Actually, mas masarap siya na maanghang siya. Tikman naman natin itong tom yum soup. Yun, tom yum na tom yum. Authentic yung lasa. As in talagang, ganito rin ang lasa doon sa Thailand. So, ito ay soup lang na may tatlong shrimp. Masarap. Aba, mare-recommend ko sa inyo itong ano na to, Thai restaurant na to. May mushroom. May garlic, may onion, tapos may kamatis, tapos may dilaw na luya, may mga dahon ng laurel, at may mushroom. Ito lang ang gusto ko kapag nasa casual LC ka na. Pwede kang mag-treat once in a while at matitikman mo kung saan ka nakikrave, alam mo yon. Kaya dun sa mga nagsisimula pa lang mag-LC or mag-keto diet, make sure lang na mas maganda kung kayo ay mag-strict LC muna para mabilis ang resulta. Ang sarap niya, promise. Gyan pa natin ang maanghang. Sarap! Ang sarap pero busog na kaagad ako. So, sigurado hindi ko ito mauubos lahat. Mmm!
pero masarap silang lahat. Very authentic yung lasa nito. Dito sa mga taga Las Piñas, baka gusto nyo lang na umorder or natatakam kayo. Hindi po ako sponsor nito ha. Gusto ko lang i-share sa inyo na merong masarap at authentic yung lasa na Thai food dito. So, dun sa mga nakikrave ng Thai food, eto, ni-screenshot ko yung kanilang menu. Erawan Thai food. Pwede silang for delivery, take out, pick up, dine in, bulk order, ayan, advance order, group reservation, pwede. Tapos, this one ay located siya sa may JB Tan, Casa California, BF Resort Village, Las Piñas. Telephone number, 517-8024. 0906-557-0324. Ayan, meron silang libreng endorsement. Ayan, i-endorse ko kasi masarap siya. Kung hindi ito masarap, hindi ko ito sasabihin sa inyo. Pero, authentic yung lasa niya, my loves. Lasang lasa, I mean tamang-tama or parehas na parehas yung lasa na natikman ko sa Thailand. Ayun nga lang, hindi siya maanghang. Siguro ay sinadya yun ng may-ari para kasi ang Filipino hindi naman talaga mahilig sa maanghang. May mga mahihilig pero meron ding hindi. Kaya siguro ganon ang pagkakagawa nila. Pero it's up to you kung magpapalagay ka or maglalagay ka na lang ng sarili mong anghang kagaya ng ginawa ko a while ago. Kasi mas masarap talaga siya ng maanghang. Okay. Samtang, very good. Tom yum, masarap din siya. Lasa din siyang tom yum talaga. Kasi may mga tom yum na yung ginamit na paste ay hindi masarap. Pero this one ay masarap. Same as pad thai. Masarap din yung pad thai. Hindi ko na lang ito maubos dahil mabilis akong mabusog, my loves. Yung 1 meal a day ko, ito na yon, yun na yung kain ko. Bukas na ulit yung kain ko. At hindi naman ako nanghihina at hindi naman ako nagugutom kaagad-agad. Kasi after this, mag-bulletproof coffee ako. Nakakatulong si bulletproof coffee sa hindi ka magutom kaagad. Kaya always, every meal ko, lagi akong may bulletproof coffee. So sa inyo na mga newbies, my loves, better kung may bulletproof coffee kayo sa every meal ninyo para matagal ang inyong gutom, nakaka-last siya ng gutom. Kaya pumapasok si intermittent fasting kasi bakit ka nga naman kakain kung ikaw ay busog pa, diba? So dapat huwag kayong kakain kung kayo ay busog pa ha, kakain kayo kung kayo ay gutom na syempre. Pero pag busog pa, parang huwag nating gawin yung nakaugalian ng mga Pinoy na kahit busog pa ay kumakain na ng, I mean, you know, tayo ay may breakfast, lunch, merienda pa, tapos may dinner pa. Kapag ka, nag-lunch ka, kahit busog ka pa, mag-snacks ka pa or merienda. Tapos kung magdi-dinner ka, busog ka pa sa merienda mo, magdi-dinner ka. Bakit ka magdi-dinner kung ikaw ay busog pa? Kaya pumapasok yung intermittent fasting dito sa ating low carb dahil nga hinahayaan mong makapahinga yung iyong chan or hinahayaan mo na may digest nung chan mo yung kinain mo kanina. So bakit ka pa kakain? Kasi kung kakain ka, busog ka, kakain ka ulit, busog ka, kakain ka ulit, dagdag lang ng dagdag yung pagkain sa iyong chan. Kaya hindi na, kumbaga hindi mo na siya nabibigyan ng chance na ma-digest. Kaya ka tumataba ng tumataba. Ayan, sana may napulot kayo. Again, as I've said a while ago, sa mga newbies or baguhan sa low carb and intermittent fasting, huwag ninyo akong gagayahin dahil ako ay nasa casual LC na ha. Casual LC. Meaning, maintain ko na itong body ko or maintain ko na yung weight ko. Ang ginagawa ko ay tinitreat ko na lang ang sarili ko once in a while ng mga pagkain na kinikrave ko na may carbs. Okay? So, again, sa UB, huwag niyo po itong gagayahin. Alright? So, that would be all, my loves. At sa susunod po ulit na video, thank you so much for watching. Bye-bye.